ngayon, yun ang season was my... Kaya ako naging... Professor. Hindi naman ako rightist, but more leaning to the left because of my upbringing. Anak na rin ako ng mahirap. You know, season, you can check it out. Ang tinuro ni season, he was my professor on political thought. Hmm. Lahat kami doon naging kabataang magkabayan. But at that time, when Marcos was born, my father was there. So, yung mga demonstrator nandoon rin, sumali ako. So, sabi ng tatay ko, siya, you will be the secretary of, member of the cabinet. Hmm. Ito nalaman ng tatay ko, lumabas siya kasi binulungan siya ng mga security ngayong anak ko nila. Ang sabi talaga yan sa akin, pag ayaw mo kumito dyan, I will not accept the position, cabinet position. But more than that, I will resign as governor. So, natauhan ako. For this opportunity, Pastor, yeah, to communicate or convey my narratives to the Filipino Pastor, people. Pastor, nakikita ko pa lang din dyan. And then, hail and healthy. Nagpapasalamat kaming lahat na you are still there. Next time we can... You guys, next time we will go maybe until 4 o'clock. But the problem is nakita ko si Miss Lorraine Badoy. Nag-ayon na. Ibig sabihin, at marami pa. Hindi ko lang because nakasira yung... Malaman mo lang kasi mahaba bigla yung... Ibig sabihin na... So, next time tayo, hanggang alas 4, be prepared to... By the way, we thank former USEC Lorraine Badoy for the book that she gave us. That's the book. Both of us were given a very nice book, Mio. Yeah, something you and me, as a Christmas gift from our one of the program hosts of Laban Kasama ng Bayan and the former USEC of NSA with the former president. And also loving people who loves the mayor so much, who came all the way from Iloilo. They are here just to attend this and to meet with our former president. See, Miss Lorraine Badoy, she does not really need it because she appears regularly. She is the spokesman of the LCAP. That is the main body being used by government to, it's a propaganda machine, but it's all also work to benefit the people. Anti-communist talaga. Kami sa gobyerno, wala man tayo agawin ko, mayor ako noon, okay lang. Buto-buto lang yun So I was allowed to go to the mountains here and there. They give us the permission to enter wherever and anywhere. Pero yung naging presidente ako, sabi ko nga, iba na ang istorya. Kasi hindi lang ako mayor. I carry the burden of governance dito sa Pilipinas. So, but initially, I was the one that they na gusto kaming mag-usap. And for a time, I was talking to Faison. But yung parang gusto na niya ng coalition government cannot be. Until it degenerated into a shouting match. Mm. Kaya sabi ko sa kanya, pardon na I apologize for saying it. Sabi ko, putang ina mo. Litse ka. But ayun, yun ang season was my... Kaya ako naging... Professor. Hindi naman ako rightist, but
more leaning to the left because of my upbringing. Anak na rin ako ng mahirap. You know, Season, you can check it out. Ang tinuro ni Season, he was my professor on political thought. Mm. Lahat kami doon naging kabataang magkabayan. But at that time, when Marcos was born, my father was there. So, yung mga demonstrator nandoon rin, sumali ako. So, sabi ng tatay ko, you will be the secretary of, member of the cabinet. Puto nalaman ng tatay ko, lumabas siya kasi binulungan siya ng mga security ngayong anak ko nandiyan. Ang sabi talaga niya sa akin, pag ayaw mo kuminto dyan, I will not accept the position, cabinet position. But more than that, I will resign as governor. So, natauhan ako. Kundi siguro maganda. But all the while, yung political thought, yung matanda na ako ngayon, I was prepared to deal with them ideologically. Yung that, if you want to talk about Bertrand Russell, if you want to talk about Huxley, well, ano tayo, because base lang man yan. So yung binigay ni Ms. Lorraine. Yeah, this book. Siguro matapos ko yan. The Daily Stoic. Ang problema lang, Lorraine, is ito ka kasi pag nahawakan ko yung libro, hindi na yung isa, hindi ko bitawan hanggang hindi matapos. Yeah. So, minsan hanggang alas, mag-abot ng alas 10 ng umaga. Oh. Kasi you have to finish it. Because there are new things, that new ideas that keeps cropping up in everything that you read. Maraming bright sa mundo eh. Mm. And you can benefit from their narratives. The written narratives. So, Pastor, salamat ha. Yeah. Mayor, thank you so much for this honor of having you as our first guest, SBN Exclusive. The first ever since you left office, and we are honored by it. And what is your Christmas message to our people? Well, I would like to wish everybody to be at least happy. Kung hindi ka naman talagang happy because for one reason or another, that maybe you can look at this this season as something as more of contentment na lang. Whatever the problems are, of course we all have itong Pasko na ito, somehow, somewhere, na at least you have this, the meaning of Mary. Let's be happy.